Magandang hapon o araw, kumpormi po kung saan kayo nandoon. Ngayon, dalawa itong ating pag-usapan. Una, ay ito pong rally sa Kabisayaan, sa Samar at Pilira. Nandun po kasi ngayon yung Bongbong Marcos-Sara tandem. Pangalawa na ating pag-usapan, itong bagong survey result na lumabas. Ngayon lang po lumabas ito. Ginawa ng Publicos Asia Incorporated. Okay? Pero unahin natin itong issue nung after lumabas yung Pulse Asia survey noong 2 days ago na bumaba ng 5% si Marcos, marami nang nabahala, marami na gulat bakit ganon. Actually may mga batikos nga silang ginawa sa Pulse Asia dahil hindi raw kapanipaniwala. Bumaba si Marcos, tumaas si Lenny Robredo. Pero after po niyan, dito sa rally, ipinakita na naman nila yung persang na malakas. Tingnan nyo itong lugar ng Borongan Samar. Sinasabi, baluarte raw ito ng Liberal Party o ng Piklawan. Pero ito, tingnan ninyo kung ano nangyari. Daming tao, no? Ayan, no? Yan po, oh. Si Marcos po yan, salitang yan. So, ganyan karami ang tao. Tapos bigla pang bumuhos ang ulan, walang umalis. Ayan, mga nakapayong, oh. Ah, hindi sila umalis sa dami ng kahit malakas ang ulan. So, ito ba yung kaya yung mga Marcos supporters loyalists, ayan oh, tinapakita niyo, ayan oh. Ang lakas ng ulan niya, mga nakapayong, hindi sila umaalis. Okay? Ayan, ito yung pinapakita yung lolo raw na Marcos loyalist nung araw until now. Kaya may mga Marcos follower supporters na hindi maniwala doon sa mga survey at bakit nga bumaba si Marcos? Eh nakikita nila yung persa sa mga motorcade at rally all over sa buong Pilipinas at maging mga OFW, ang dami nila eh. So kaya nasusubukan dito yung mga nagsosurvey kung kapanipaniwala o hindi. Pero business nila yan, wala tayong magawa. Pero ito ho'y nangyayari dyan mismo sa may Samar at saka parte ng Biliran. Magkasunod po ngayong maghapong ito. Ah, ayan o, oh, si Marcos po nagsasalita o. Oh. Ah, yan po yan. Kani-kanina lang po yan. Abang pinapakita ko. Nakita naman yung mga nakapayong ang tao. Ah, kung anong lakas ng talumpati ni Marcos, yun din ang buhos ng ulan. Okay. Ayan o, oh, mayroon pang umakyat. Nagbigay ng flower sa kanya. O oh, yan o. Oh. Inakapangan niya yan eh. Ayan o, oh, yan o. Oh. Ayun. So, habang nagsasalita, biglang may lumapit eh. Ayan yung tao. O, oh, kapal o. Oh. Oh. Kaya marami nagdududa dun sa survey. Isipin mo naman ang dami ng taong yan. Bakit nga, bakit bumaba yung survey? Doon sa una. Doon sa una lumabas 2 days ago. Yan po ay Pulse Asia survey. Ah. Marami ho nagsosurvey kasi. Ayan o, daming tao. Talagang namumula. So, pinakita. Dahil nga medyo bumaba doon sa survey, ipinakita ng mga taga-Bisayas na solid sila, malakas sila, malayo doon sa result ng survey. So, kakaiba yung galaw ng mga Marcos supporters, loyalists, kung saan-saan lugar at nagpapatuloy. So kayo po, ano inyong masasabi dyan? Iba yung nasa crowd, iba yung result dun sa mga survey. Malaya po kayo makapag-comment at makapag-react dyan sa isong iyan. Samantala, meron pong bagong survey. Ito yung Publicos Asia Incorporated na nilabas ngayong araw na ito. Nangyari po yung survey ay March 30 hanggang April 6. So 2 days ago, diba? At nilabas nila yung consistent na nangunguna si Bongbong Marcos mula pa nung merong figure sila rito eh. October, December 2021 at yung February, March, April 2022. At ito, babasahin ko sa inyo. Marcos, 52% buwan ng Pebrero. Okay? Hindi, unahin natin itong this October nung 2021. Nung 2021 na October, BBM 49%, Lenny 21%. So lamang ng 27% si BBM. Yung undecided, wow, 9%. At pagdating nung December, another survey ito, 52% si Marcos, 20 lang si Lenny. So lamang ng 32%, okay, nung nakaraang taon, consistent lamang si Marcos. Okay, yung undecided 8% lang. Ito na, yung pagpasok ng taon 2022. February, 52% si Marcos, Lenny 22% lang. So lamang
ng 30%. February ho ito ah. Yung undecided, 9%. Okay? Pagdating ng March, ano ha? Marcos, 55%. Leni, 21%. So, 34% ang lamang. Milyong-milyong vote po yan. Yung undecided noong March, 8% lang. Ito na yung April. Itong ngayong April na ito. Itong first week ng April. Okay? 56 si Bongbong Marcos, 23 lang si Leni. Lamang ng 33%. So, ito ho yung publicos Asia. Lamang ng 30, 34, 33% si Marcos. Nung 2 days ago, doon naman sa Pulse Asia, ay lumamang ng 32% si Marcos. Kahit na sino mag-survey, lamang si Marcos ng ganyan. At yun po mga percentage na yan, million-million vote yan. Ha? Nasa 19 hanggang 20 million vote ang lamang na yan. At kung nyo mapapansin, number 3 dito sa lineup, undecided. So mas marami pa yung undecided kaysa nakuhang boto, nakuhang suporta, percentage kay Dumagoso at Pacquiao. Nasa baba silang dalawa yan, yung iba pa eh. Diba? Kaya nga kahit na sino mag-survey, sinasabi niya mahirap nang makahabol. Kasi nga, consistent mula nung October 2021 until now, April 2022, laging ganyan. Nasa 32, 33, 34% ang lamang ni Marcos. At pinagdududahan pa yan. Ha? Pero hindi lang ho si Marcos na lumalamang, kahit si Sara Duterte, consistent din po na lamang siya sa lahat ng kanyang kalaban sa vice presidential candidate. So yung BBM Sara tandem, Unitim, ay talaga hong kahit anong anggulo ay nangunguna sila. Pero to din sinabi ko, magdududa pa nga yung iba, bakit nababawasan ko? Kaya nga pinapakita nila sa crowd ng kalang rally, katulad ng nangyayari ngayon sa Biliran at saka ho dyan sa Samar. Talagang kahit umulan, nandun sila. Yan ang sabi nga ng mga analyst at ng mga nasa likod nitong mga survey na ito. Napakahirap pabulin ito. Pangalawa, ngayon lang nagkaroon ng ganitong record sa kasaysayan ng politika, presidential election sa Pilipinas, na ganyang kalaki ang lamang percentage ang pinag-usapan ng leading candidate sa pumapangalawa. Alam niyo yung 34-33% na lamang kung inyong kukuntahin sa 67 million registered voters, nasa 20 million votes yan. 20 milyong boto ang lamang kung ngayon ang eleksyon ni Marcos. Kaya nga, one month pa, bago 30 days pa, bago mag-eleksyon, so marami pang pwedeng mangyari. Mapangalagaan lang ni Marcos itong kanyang lamang na ito. Panalo na. Pero kung tataas pa siya, di lalo na. At kung si Leni, yung pangalawa, ay makakuha ng hambawa, tumaas sila ng 10% pa, hindi pa rin naaabot eh. Kasi ang analysis ng mga nagsosurvey, sa 32% na lamang ni Marcos, dapat si Marcos bumaba ng 16% at si Leni umakyat ng 16%, yan medyo magkakadikit. Pero napaka-imposible nun. Yun yung 4% na pagbaba, nagulat na ang marami. At yun doon ay normal lang. Pero hanggang doon lang yun. Mas malaki ang posibilidad na tumaas pa si Marcos bago mag-eleksyon kaysa sa bumaba. Tingnan ninyo ang susunod na mga survey. At itong resulta ng mga survey na ito, lalong na-challenge ang kanyang mga followers at supporters. Ipinapakita nila yung power nila, yung lakas nila, yung dami nila, umulan, umaraw, katulad ng aking pinakita sa inyo kanina. So pwede kayong mag-react, comment dito sa isang ito. Muli, marami pong salamat. God bless.